sa iyan. Grabe naman po yan, Ma'am Gloria. Thank you so much po. At talaga namang napaka-humble po ng ating host ngayon. Manager po yan. Manager po ng company at the same time ng ating company. At napaka-humble po ng ating host at nakakahanga po. Ano? And thank you, Ma'am, ha? Kasi tinutulungan mo akong maabot ang aking mga dreams. To President Ambassador. Okay, anyway, magandang buhay sa lahat. And of course, ano, ayan na nga po, nagiging masaya po ang ating presentation ngayon. So, syempre, ganun naman po lagi. And i-acknowledge ko po ang ating ang presence po ng ating mga director na nandito sa loob. At thank you po talaga, Ma'am Gloria, dahil sa dami kong piniem, kayo po yung nag-okay bilang partner po natin. Ano? So thank you dahil sabi nga po natin ay unit team, so nagkakaisang family po tayo dito po sa Philippine team. Ano po? Ngayon, i-acknowledge ko po yung presence ng ating mga director. Syempre, ang ating director 2-star, Sir Eddie Onya, and of course, ang ating director 3-star, Sir Danny. Nandito rin po ang ating mga managers. Nandyan si Ma'am Gloria from Australia. Nandyan si Ma'am Lot ng Team Unstoppable Victory na talaga namang humahataw ngayon sa Mindanao. Ayan. And of course, nandito rin po yung ibang mga managers po na nandito sa loob na hindi ko po mababanggit. Ano? Welcome po and thank you for joining us. Syempre, yung ating mga coordinators na katulad ko, yung ating pong mga team leaders na nandito ito, may mga bagong promote pa, and of course, yung ating pong mga starter and guest po, na special po ang ating mga guest ngayon. Okay, since pinakilala na ho ako ni Ma'am Gloria, guys, mag-share screen na ho ako, at dadagdagan ko lang ho ng kaunti, ano, yung aking background. So yes, thank you Ma'am Gloria, dahil pinakilala nyo na po ako sa akin pong ginagawa dati. Yan. Yan po yung aking name, Beth Lainez. O, diba? Ang aking pong dating ginagawa, nasa negosyo na rin, pero direct selling company po yan. Ibig sabihin, nagbebenta kami ng mga bags, mga makeup, mga sunglass. Nanggagaling po siya sa ibang bansa. Hindi po siya locally made. Ano? International po siya. Kumbaga po ay, ano ba tawag doon? Yung imported. Sabi nila, di ba, pag imported, mambet, mahal yan. Yan po yung mga binibenta ko kasi nga from Paris po yan, yung brand namin na yan. Pero hindi po kami yung seller lang talaga na yung ano yung dealer, hindi po. Mayroon po kaming branch namin na manage for how many years? 7 years po yan yung nagiging bread and butter po namin. Pero dahil nasa fashion industry po tayo at nag-close po tayo ng panahon ng pandemic, no, ay nag-stay lang po tayo sa bahay. So, sino ho dito yung mga nakarelate way back 2 years ago na nag-stay sa bahay, na yung negosyo nila, di ba, ay na-close, na-apektuhan ng pandemya, nakaka-relate po ako dyan. And bilang isang mother, naghahanap po tayo ng mga additional source of income all or tatawagin na natin na alternative. Tama po ba? So, yun po, guys, may isang friend na nag-offer po nito sa akin na sabi niya kung gusto kong magkaroon ng additional source of income online daw, digital. Sabi niya, digital business, pwedeng kumita ng euro. So, nung sinabi ho niya sa akin na pwedeng kumita ng euro, doon ho ako nagkaroon ng interest na alamin ang business. So, may guest tayo dito sa loob. Ano ho ba ang sinabi sa'yo nung kaibigan mo na nag-invite? Nasabihin, oy friend, ano, join ka dito sa Zoom para meron akong negosyo na ino-offer sa'yo. I-offer sa'yo. Attend ka lang. Libre naman yung ano, yung presentation. Tamang-tama po. Napakaganda po ng ginawa ninyo, no? Na mag-spend po kayo ng oras dito. Almost 1 hour kasi napakaganda po ng i-offer po namin sa inyong negosyo, okay? So, yun po, no? This is a business proposal. Ang in-offer po namin sa inyo, guys, ay napakagandang digital business. Kayo po ba ay may cellphone, meron kayong internet, may data kayo, or naglo-load ka araw-araw at nag-spend ka ng oras, 8 oras or 10 hours po sa iyong Facebook account, sa iyong TikTok account, or sa iyong sa YouTube. Nanonood ka lang ng mga videos without earning. Sabi nga po, di ba, nag-engage tayo
tayo sa social media nang wala tayong kinikita. So ngayon guys, itong makikita mong opportunity or platform at i-share po namin sa inyo guys, pakikinabangan mo na yung mga gadget mo na yan at yung load mo, mas pakikinabangan mo na. Okay, so ang negosyo namin ay related sa cryptocurrency, NFT, play to earn, usong-uso na po yan ngayon, and of course, metaverse. So yan po guys, ay madalas po siguro ninyong nakikita sa inyong mga timeline. Pero nag-iisip ka, paano nga ba kumita dito? Okay? Napakagandang opportunity. And gusto ko pong magpasalamat sa ating mga guests ngayon na nagbigay po sila ng oras. Hindi po yan masasayang kung uunawain natin ano, yung ating negosyo na ipipresent po sa inyo. Okay? Bigyan ko lang po kayo ng kaunting information tungkol po dito sa nakikita nyo sa screen, yung ating mga celebrity, mga sikat na personalidad sa Pilipinas, diba, dito sa atin. Kumbaga katulad niya, ni Miss Yasi Pressman, isang artista, magaling na dancer, and sikat talaga siya na influencer, di po ba? Pero nag-engage po siya sa larangan ng cryptocurrency. Ano nga ba ang nakita niya dito? Tama? So alam nyo po, dati po yung Axie Manager, at nakapag-create din naman siya ng sarili niyang platform, which is yung brand name .io, $1 million po ang nilabas po niyang kapital dyan. So sabi nga po niya, sa interview niya, no, napakaganda po ng opportunity ng cryptocurrency at play to earn. Sa halip nga daw na nag-i-spend tayo ng oras sa Facebook without earning, napakaganda na mag-engage tayo sa mga play to earn games. So yung kumpanya po ninyo na makikilala ngayon ay meron po tayong mga play to earns. Mr. Manny Pacquiao, guys, is syempre alam naman natin, pambansang kamao, mayaman na, di ba? Pero naglabas rin siya ng sarili niyang token. Miss Heart Evangelista, kilala niyo po yan? Siyempre, sino ho ba naman ang hindi nakakakilala kay Miss Heart, di ba? Isang artista na sikat, mayaman na, di ba? Bukod sa talagang sikat yan sa fashion, and this at syempre magaling din siya sa painting, no? And yun nga, nakapag-create po siya ng sarili niyang NFT worth 17.35 Ethereum. Ang Ethereum po, equivalent sa peso natin ay 3.6 million pesos. Imagine niyo po yung mga artista na yan, mga personality, na mga celebrity, no, na nag-engage sa cryptocurrency at NFT ay kumita ng malaki. How much more po tayo? So ito na po yung the next big thing. Ito yung talagang usong negosyo sa ngayon na dapat ay maada po natin. Okay? So disclaimer, before we proceed in our company po, guys, no, ang ating pong business presentation ngayon ay for educational purposes only. So may mga makikita kayo ditong information na maaring makapagbukas ng inyong kaalaman tungkol sa play to earn, mga naglalaro kayo sa cellphone dati nang walang kinikita. So yan guys, mga information yan na pwede mong pakinabangan. Okay? Information may be incomplete. So syempre tayo po ay 1 hour lamang magkakausap. Hindi po kompleto yung mga information. Kumbaga yung mga importante lang po na nandito. Kung may member na po kayo, pwede nyo po yung pag-aralan ng mas malalim. Information is subject to changes. Alam mo, ang kumpanyang ito ay isang affiliate marketing company na every now and then pwedeng magbago. Yung mga product namin last 2 months, 3 months, maaring iba na po ngayon. Kaya dapat, kung member po kayo ng aming kumpanya, ay dapat lagi po kayo nag-a-attend ng training para ma-update po kayo. Potential earnings is highly dependent on the person using the tools. Etong negosyo na makikita po natin ngayon ay depende po ang ating success sa ating action. So yung ating pong mga mentor and coaches, kumita po ng malaki sa negosyong ito. Syempre, malaki rin po yung action na ginawa nila sa negosyong ito. Or maaaring mas matalino at mas malaki po ang inyong experience sa ganitong larangan ng negosyo at mas malaki yung potential mo na kumita dito sa negosyong ito. Okay? Kasi iba-iba po kasi ang galing at strength ng bawat isa. Okay po? Business, the business is not an investment company. Hindi po kami investment company. Ang kumpanya na makikita po ninyo ngayon ay isang affiliate marketing company. Ano ho? So, hindi kami nag-o-offer ng 10% na earnings or yung investment, like yung na-experience ko, ano, based sa experience ko kasi may mga nag-alok dati na, ay, mag-join ka dito, kikita ka ng 60%, 50%,
8%, yun po yung mga investment scam. So, hindi po kami ganun, ha? Kami po ay affiliate marketing company. Okay, so let's proceed na po in our company. Okay, welcome to our digital business presentation. Our company is related in Web3, Metaverse, Crypto, Blockchain, at NFT po yan. So, yan po iikot yung ating negosyo. So, tatlong bagay po yung pag-uusapan natin sa negosyong ito. Number one, yung company. Ma'am Beth, kailan ba nagsimula ang company'ng ito? Legal ba siya? Okay, importante po na alamin po natin ang record ng company dahil online po tayo nagkakasama. At nasa iba't ibang bansa po tayo, di ba? Ngayon, pangalawa pong pag-uusapan natin is yung products. Siyempre, ito ay negosyo. Ano yung product? Ano po yung product ninyo, Ma'am Beth? Okay, pag-uusapan natin yan. And pinaka-last, yung pinaka-importante na tinanong mo sa friend mo. Sinabi mo, paano ba kumita dyan? Di ba? Inalo ka ng kaibigan mo, oy, alam mo friend, meron kami extra income. Ang ganda nito, try mo, baka dito ka kumita ng malaki. Ano bang negosyo yan? Magkano ba pwedeng kitain? Di ba? So, importante po yan. Lahat ng yan, yung mga tanong mo yan, ay madadaanan po natin. Okay? Ang company pong ito, ang C1 Company, ay merong 4 branches. Originated po kami sa Sweden. Sa Spain po, meron tayong branch sa Singapore and United Arab Emirates. So, meron po tayo sa Dubai. Ang Dubai country or ang United Arab Emirates po kasi guys ay naka-open na sa cryptocurrency. At talagang sila yung sabi nga po ay capital of metaverse. Diba? Tinawag na ganun. So kung kayo po ay nasa Pilipinas, under po tayo ng Dubai branch. And online po tayo. Kaya naman kahit nasaan man pa, tayong bansa, okay, katulad po namin na nasa Pilipinas, ay pwedeng-pwede pong gawin ang digital business na ito. Ang C1 Company po ay may 50 million members na. So, ibig sabihin, guys, no, ang dami na pala nating member po dito. Kailan ba ito nagsimula, Ma'am Beth? 2019 po, nagsimula ang international company na ito. At 2022 po, nakaabot na tayo sa 50 million members. Napakabilis po ng paglago ng negosyong ito dahil gamit lamang ang ating mobile phone ay pwede na po nating i-share ito sa ating mga kaibigan, kakilala. Kaya naman, grabe, dito po ako humanga kasi 50 million international, di ba? Grabe po, nakakahanga po ito. At sino po ang nasa likod niyan ng ating negosyo, ano? Ito po yung ating founder, Mr. Jonas Eric Werner. Siya yung nagtatagpo nitong ating platform na C1. At napaka ano na po niya, no? Ang dami na niyang experience sa ganitong larangan ng business. Almost 25 years po ang kanyang experience sa entrepreneurship, cryptocurrency, at sa ganitong larangan ng multi-level marketing company. So ang dati po nitong trabaho, ito po yung isang IT expert ng Facebook, o diba? Kaya naman nakapag-create siya ng sarili niyang platform, which is ang C1. Grabe guys, ang napaka-bold ng dream po nito, ng vision ng ating founder. Kasi ngayon, di ba, may 50 million members na po ang C1 International. Gusto niya po magkaroon ng 100 million members ng C1 Company. Posible pong mangyari? Yes, pwede pong mangyari yan dahil ngayon nakakakalahati na po tayo. Ayan, kaya wag pong magpahuli dito po sa aming company. Sino po ang nakakasama ng ating founder para mag-operate ng ating international business na ito? Mr. Johan Westerdahl, yan po yung ating CEO, and of course, ang ating executive chairman, Mr. Robert Flor. Yan po yung nakakasama ng ating founder to operate sa lahat po ng branches at lahat po, almost 50 million members ng ating C1. Okay, tungkol sa kumpanya, pwede po kayong mag-join and makikita natin yan sa terms and condition po natin sa dashboard. For now, magpuproceed na tayo sa second phase ng ating pag-uusapan. Ito yung ating digital products. Pero bago po tayo pumunta sa aming digital products, gusto ko po munang makipag-cooperate ang 36 participants natin sa Zoom. Sino po sa inyo yung nakapaglaro ng Candy Crush? Okay, type 8 naman po dyan. Ayan. Sino sa inyo yung nakapaglaro ng Surfer? Nakalimutan ko yung, ayan, Subway Surfer. Ayan. Plants vs. Zombie, Temple Run, Omnom, di ba? Mobile Legends, COD, COC. Yan yung mga games na dinadownload natin sa cellphone. Ang tanong, naglaro po ba kayo niyan? Ayan, tingnan ko nga kung sino yung mga nakaka-relate sa game na ito. Si Sir Michael, ang guest natin sa loob.
Okay, or may other guest pa po sa loob. Nakapaglaro na po ba kayo ng ML or any mobile games, ano, na dinownload po ninyo? Ayan, so mga nag-engage, si Ma'am Lia daw number 2 Subway Surfer. Ayan. Okay, Ma'am Priscilla, ayan. Okay, so bakit po po tinanong? Kasi ito po yung old na way o kumbaga lumang pamamaraan natin sa paglalaro. Ano po yung nakukuha natin? Enjoyment, di ba? So ako po kasi talaga, naglalaro ako ng Candy Crush dati pa. Pag mayroon po kaming mga, wala kaming client sa store dati, yan yung nilalaro ko. So, di ba? Talaga naman nag-enjoy ho tayo dyan. Nag-spend ka ng oras. Siyempre, kung ML, COD, COC yung nilalaro mo, kailangan mo po mayroong kang load, may internet. So, gumastos ka ba? Yes, gumastos ka. Then, itong mga ML na to, bumibili sila ng skin. Ano yon? Yung mga accessories po sa game nila para maging maganda yung laro nila. Gumagastos po sila ng pera. Okay? Pero ang tanong, may balik po ba? Diba wala po? Nag-enjoy ka, gumastos ka, pero may kita ka ba? Wala. So, yun na po yung old generation ng paglalaro. This is our game today. Yung play to earn. So, introducing new generation po ng paglalaro o playing. Ito po yung play to earn. Habang nag-enjoy ka maglaro, ay pwede ka nang kumita. Maganda po bang sistema yan? Yung nakaka-enjoy, yung halimbawa, maglalaro ka ng Emperor Knights na parang Candy Crush, ay mayroong kang kita. Napakaganda. Planet IX, habang naglalaro ka dyan, pwede kang kumita. Maganda ho bang sistema? Napakagandang sistema po niyan. So, iwanan na po natin yung old generation ng paglalaro. Mag-shift na or mag-adapt na po tayo dito sa bago na play to earn. Habang nag-i-enjoy ka, nag-i-spend ka ng oras, yes, magbabayad ka ng wifi mo o internet or data, no? Pero mayroong kang kikitain dito. Maganda po bang concept? Napakagandang concept or sistema po na dapat mong i-adapt. Tama? Kasi kung kayo ay nag-cellphone, nagpe-Facebook ka po, maghapon, wala kang kinikita, maglaro ka po dito sa amin. Hindi lamang po paglalaro, kundi talagang negosyante po ang ating dating dito. Ayan, mga negosyante, di ba? Para may kita po tayo. Sa pag-uusapan, in a basic lang, para mas maunawaan ng guest natin, ma-adapt niya kaagad yung ating negosyo, guys. Mostly po, ang product namin ay play to earn. Okay? So, ito po yung mga ongoing product po namin. So, wala po kayo dito makikita ng mga kape, glutathione, mga makeup, wala po kaming ganong product. Hindi ko po sinabing pangit yan. Maganda po yan kasi yung mga binibenta namin dati, mga makeup, mga bags, di ba? Pero ang maganda lang po dito, guys, kasi wala ka ng physical product o tangible, walang tangible product na iaanok mo sa kumari mo, na ipapa-order mo, di ba? Ang ating pong product ay maa-access lang natin sa ating mobile phone. Kung may laptop, may PC po kayo and may access kayo sa internet, on the go kaagad ang negosyo mo. O, di ba napakaganda po nun na kahit na sa ibang bansa, yung ating pong mga kaibigan na pwede mong operan o alukan ng ating negosyong ito ay pwedeng-pwede. Hindi ka nang gagasto sa shipping fee. O, di ba halimbawa, yung kaibigan mo, no, kung may no-offer ka. Ako po dati, actually experience ko po yan sa mga tangible product. Meron kaming client sa Japan, meron kaming client sa Dubai, meron kaming client sa Malaysia. Pinapaship pa po namin. Mga makeup lang naman yung order nila kasi yung mostly pabenta doon. Okay? So, yun po, nagastos po kami ng shipping fee. Lahat ng mga papers, mga kailangan, especially yung liquid, no? So, may mga ano pa yan, yung FDA approved pa, no? Hihingin pa namin sa company and yun, bago pa namin mapadala sa client namin sa ibang bansa. So, mahal ba yung shipping fee? Oo naman. Kaya naman, ipapatong po yun doon sa product. Pagdating po doon sa ibang bansa, kahit sa Japan, mahal na, doble o triple na ang presyo na. Okay, ang maganda po sa negosyo natin, using your mobile phone, ano? Using your mobile phone, internet, on the go kaagad. Napakaganda ho ba? Yes. Okay, and syempre, napakaganda dahil ito pong mga product natin, ay yun nga, mayroon tayong play to earn. So, number one, partner ng company po ng C1 is Planet IX. Hindi po, mostly po ng product natin ay hindi pag-aari ng C1. Anong ibig sabihin nun? Affiliated company, partner na kumpanya ng C1. Si Planet IX po kasi, guys, no, gusto ko lang pong i-share sa inyo, etong Planet IX na to, 2021 nagsimula at matalino po yung founder. Nakipag-partner po siya kay C1. Si C1 po, meron siyang 50 million members na pwedeng maglaro sa platform ni Planet IX. Grabe po yun. Kaya naman naging matagumpay ang game net to. Number 2, ito po yung Mindo.
Okay, so pag-usapan ho natin at ang ating pong Trabelia Emperor Knights Tigra, ang sarili pong product ng C1, C1 Link, C1 Token at NFT. Metaverse po, partner din po yan ng ating kumpanya. Okay, so pag-usapan po natin yung Trabelia. Ano po ang Trabelia? Ito po isang booking platform. Hotel and resort, pwede kang mag-book po dito. Wala lang po tayong tickets, okay? So let's say, si Ma'am Gloria, since siya nasa Australia, gusto niya naman ngayon magbakasyon sa Paris, okay? Gusto niyang pumunta, di ba, sa Europe. Ngayon, magbubuk po siya sa Trabelia. Magkano ang discount, Ma'am Beth, sa hotel and sa resort? O hotel na lang, no? 65%, Ma'am Gloria, grabe. So, paiksiin lang natin yung computation. Sa 1,000 mo daw, 650 ang discount mo, 350 na lang ang babayaran mo. Maganda po ba? Napakaganda. Ang laking katipiran yan. Pocket money mo na yan. Pambili ng pasalubong, di ba? Okay, halimbawa naman, no? Talagang magbabakasyon si Ma'am Gigi Tatoy sa Boracay, okay? So, nag-book po siya sa Trabelia. Okay, let's say ang kanyang babayaran sa hotel for 2 days ay 5,000. So, magkano na lang ang babayaran ni ma'am? Babayaran niya na lang ay 3,500. I hope tama ako. Ilas yung ma'am po ng 35%. Sorry ha, baka hindi ko pa po, yung mind ko lang yung nag-compute. But anyway, kung 5,000 ang babayaran, magkano ang discount ni ma'am Gigi Tatoy? 65%. Pero guys, ano lang pala, sorry ha, depende pala sa hotel. Kasi meron kaming na-check, may 72%, may 65%, may 62%. Hindi po nakapik sa lahat, okay? Pero maganda pa rin po. Diba? Booking platform. Meron ka bang kaibigan na napakahilig mag-travel? Mahilig talaga. Yung mga talagang ang ano nila is yung hilig nila ay gumala palagi, diba? Nung isang linggo, nasa Hong Kong. Nung isang araw, nasa Vietnam, di ba? Nasa Europe. Okay. So, ganyan po, guys. Napakaganda ng Trabelia booking platform natin kasi mayroon po tayong discount. Mas makakasave po tayo. Okay? So, na-share ko na ito na actually nung nakaraang araw kasi yung brother ko, tinry ko lang talaga kung gagana po yung Trabelia dito sa akin. Kasi nga, mayroon po tayong 1 month free access, di ba? Kasi kaka-launch pa lang po nito nung April. So, tinry ko po talaga, nag-book ako ng hotel para sa brother ko kasi paalis na sa Tasiman ng aalis na kasi Siman po yun. Gumana po talaga, although ang discount lang po is na almost 24%. Naka-discount pa rin po ako. At least na-try ko talaga na gumagana. Ayan. Okay, so yung po yung ating Trabelia booking platform. So kung gusto niyo magbakasyon sa Boracay, go na po tayo sa ating Trabelia. Diba? Ang ganda po niyan. Okay. Pangalawang product, yung tinatawag po nating Emperor Knights. Ano po yung Emperor Knights? Para po itong Candy Crush. Yung game na ito ay kinuha ang idea sa Candy Crush. Diba? Nagpipindot lang po tayo noon. Pero dito guys, grabe. Magpipindot ka rin dito sa Emperor Knights. Ang maganda, mayroon kang income. So, yung income po natin dito ay dadaan sa Bitcoin at dun sa sarili nilang token. Alam niyo po ang kagandahan sa game na ito, may sarili na siyang token ready to play na kaagad. At yun nga po, pwede tayong kumita ng pera. Excited tayo dyan kasi June 14 na po ang launch nito. Kaya naman, ayain na po yung mga barkada mo na nakita mo na nakaupo lang sa isang sulok na nagpi-Facebook or nagki-Candy Crush or ano man yung mga laro nila nang wala namang kinita. So ito na po, talagang exciting po itong ating Emperor Knights. I know magbo-boom ito sa market, okay? Ang Tigra, ano naman ang Tigra? Ang Tigra po ay isang education. Yung platform tungkol sa cryptocurrency. Mostly na mga Pilipino po ay nag-adapt sa larangan ng cryptocurrency, especially po nung pandemic time. Nag-aral o nag-enroll sila sa mga cryptocurrency courses. Nagbayad po sila ng mahal na na tuition. Ano ho? Pero dito po kasama na po natin ang Tigra platform tungkol sa cryptocurrency. Ano ba yung mga trend at yung mga gagandang token o coin na pwedeng-pwede po nating pag-joinan. Okay? So yan po yung ating Tigra. Education platform po yan. Mindo, isa rin siyang education platform pero more on self-development po ito. Learn, think, and grow. Welcome to a game-changing online learning platform giving you the opportunity to grow personally and professionally. Kayo po ba ay mahilig mag-enroll sa mga online courses like yung affiliate marketing, digital marketing? Nung panahon po ng pandemic, number 2 po ang Pilipinas sa mga
nag-adda po dyan. So, yung kumpanya natin katulad ngayon, affiliate marketing. So, number two po tayo. Ano ba yung matututunan mo dito sa Mindo platform? Apat na categories ang inyo pong makatututunan po dito tungkol sa digital. Mostly po ba tayo po ngayon ay nasa digital na? Yes. Nung panahon ng pandemic, ang mga hindi lamang Pilipino, kundi talagang halos buong mundo na, di ba? More on nasa social media na yung oras nila. And kailangan mo yan i-maximize, kailangan mong pakinabangan yung ganyang sistema. So dito po madidevelop at matututunan natin yan, paano natin ma-explore ang digital platform. Communication, so kung mahihain po kayo guys at talagang nasa negosyo, gusto nyo magnegosyo, dito po meron self-development. So, pakikinggan nyo lang po yan, mga audio, mga podcast na pwede mong pakinggan at matututunan nyo po yan. Motivation. So, syempre tayo po, di ba, ay minsan dumadaan tayo sa mga trials sa buhay. So, ayan po, marami tayong makukuha at makukulat ng mga information dyan. Business, ayan. Especially in our business, no, affiliate marketing. So, yan po yung apat na categories o courses na pwede mong matutunan sa ating Mindo platform. Okay, so nandito na tayo sa panglimang product, which is yung Planet IX. Ito yung sinabi ko po sa inyo na Planet IX. So, Ma'am Beth, ano ba yung Planet IX? Ang Planet IX po ay isang play-to-earn game, your virtual real estate game. So, real estate, ibig sabihin, magbabuy and sell ba tayo ng mga property dito? Halimbawa, si Ma'am Gloria, bumili siya ng property sa kanilang probinsya, no? Sa probinsya nila, nakabili siya ng 100 square meter na lote. Pinatayuan niya yan, no? Ng kanyang apartment. So, di ba after 5 years po ba, tumataas yung value niya? Yes, tama. Yun yung property ni Ma'am Gloria. Pero dito sa ating Planet IX, ang tawag natin dito ay digital asset. Okay? Your virtual real estate game. So, magbabuy and sell tayo dito ng mga property. Okay po? Kayo po ba ay follower ni Mr. Chinkitan? Nakikita niyo po ba yung YouTube channel niya? And all cryptocurrency, mga digital asset, mga platform na andyan po, matututunan po natin yan sa channel niya. And sabi nga niya, no, ang the next big thing po, mga NFT and play to earn na dapat maka-adapt po tayo. Okay, ang Planet IX po, the biggest play to earn, 400 million NFT. Number one po ito sa Polygon Network. At consistent, number one po talaga siya. Kahit i-research mo po yan sa Google. Talaga po ang Planet IX, the biggest NFT play to earn po and Polygon Network. So, paano ka kumita? May-share ko lang ng kaunti paano tayo kumita sa ating Planet IX. Pero kapag member na po kayo, mas malalaman nyo po kung ano yung pakikinabangan natin sa play to earn na ito, sa platform na ito. Number one, pwede kayong kumita through our token. Buy low, sell high. Meron po tayong tinatawag na IXT token. Ma'am Beth, ano ba yung IXT sa Planet IX? Ang IXT po ang pinakapera na ginagamit sa game na Planet IX. Parang ganito lang po. Axie Infinity, meron silang SLP, di ba? So dito IXT. Okay, Bitcoin. Ano po yung coin niya? BTC, di ba? Ang BTC po, ang halaga po niyan dati nasa $1 lang, 2010, mga way back 2010. And 13 years ago na po, 1.5 to 1.6 million po ang isang Bitcoin. Hindi po nalalayo doon ng ating token. Okay? Ang Bitcoin po, nagpakilala pa sila. Kaya naman isang dekada almost po, kaya talagang nag-boom siya sa market. Almost one decade. Ito pong Planet IX, meron na pong sariling community ang C1 na partner po nitong Planet IX na gumagamit na po ng token natin. So example, paano ka kumita? Example, 20 pesos ang isang token. Ngayon, umabot siya ng 60. So ibig sabihin, may 40 pesos per token kayo. Sa 1,000 token guys, kumita ka ng 40,000 peso. Okay? So ang question is, Ma'am Beth, mayroon na bang kumita sa token na ito? Ako po, my personal experience, one of my team kumita po ng almost 75,000 dito sa token na ito. Ayan, nandyan si Ma'am Grace Decena. Talaga namang, sabi nga niya, Ma'am Beth, grabe, ano, talagang nagtiwala din lang talaga ako sa token na ito at kumita talaga siya ng malaki. Di ba? Ganun po kaganda yan. Okay, so, pero disclaimer, importanteng
A reminder na kung kayo po ay may mga babayarang tuition, pang-grocery, huwag niyo pong ibili ng IXT. Bakit? Kasi mindset niyo po ito na long term. Hindi po kasi masasabi sa inyo ng isang, kahit ako hindi ako makakapagsabi sa inyo na, uy, bumili ka ng token ngayon, bukas magiging 150 yan. Hindi ko po sasabihin yan sa inyo kasi wala pong taong na makakapag-predict po ng price ng ating token kasi market price po yan, nasa public price po ang flow ng token na ito. At kahit naman anong cryptocurrency, ang tawag dyan is volatile, bumababa, tumataas. Kaya kung bibili po kayo ng token natin, ng IXT, make sure naka-long term po kayo. Okay, katulad nga rin po nun kay Ma'am Grace, ano, nasa almost 4 months ata siya na bumili po nung nasa mababang halaga. Okay? Ang token nun natin ay 13.14, nasa 18, bumili siya ng 3,000. And umabot sa 45 yun, ayun, boom, dun po siya kumita ng malaki. Ayan, ganun po yun. Okay, so ito po yung ating isa sa pinaka-trending na laro sa loob ng Planet IX. Ang tawag po natin dyan ay Mission Control. Ma'am Beth, paano ba maglaro sa Mission Control? Dito po, mamamasura po tayo. Okay, so ang kwento po kasi ng game na ito, ay nawasak po ang planeta. Okay? Ang Planet IX ay isang wasak na Earth, na mundo, na kung saan ang daming mga nagkalat na basura dyan. So, ang trabaho mo bilang player ay maglilinis sa kapaligiran. Ano ho? So, imagine that kayo po ay nagpipindot dyan sa cellphone ninyo. Ayan. So, naglaro ka sa Candy Crush mo or ano man yung laro mo dyan, di ba? Na wala ka namang kinikita. Ito na po, pipindutin nyo lang po itong mga nakalutang na waste na ito. And then, ang mangyayari po dyan, pag mga nakalutang, automatic pag pinindot mo, makiklaim mo siya. Okay? Ang basura na yan or waste na yan, guys, ay napipera. Okay, so may tagline nga po tayo na may pera sa basura po ng Planet IX, which is sa Mission Control. So ang gagawin mo lang, mamasura po kayo, magkukolek kayo ng waste sa inyong cellphone and then i-burn mo yan, susunugin mo yan, di ba? Katulad po, halimbawa, alam naman po natin ang junk shop, di ba? Ang junk shop yan po ay namimili ng mga bote, ng mga tanso, di ba? Para lang makarelate po kayo. So, yun nga po, nare-recycle. Yung mga binibenta po sa junk shop, di po ba? So, nakakatulong ka sa kapaligiran at the same time, tayo po ay kumikita. Ganun din po dito, kaya lang, masosyal ka in a digital way. Ang pamamasura mo, recycling po dito sa Planet IX, ang basura na yan ay susunugin natin. Yes. And then, makakakuha po tayo ng tinatawag na digital asset. At pwede pong maging pera. Okay. One of my team, sabi niya, Mambet, gusto ko lang mamasura sa Planet IX. Pwede bang kumita ka agad ako? I mean, ibebenta ko at pwedeng ma-receive ko sa Gcash yung income? Yes na yes. Okay. So, tingnan niyo po dito sa resibo. Ayan. Yan po ay testimony ng team ko. Kaya nga sabi ko dito, guys, ano, Planet IX asset, waste turn into cash. Okay, so yan po yon. Imagine mo na masura nga kumita ka ng 1,433. O diba, ilang kilong bigas na yan. shout out yan sa mga mother dyan na katulad ko na gustong magkaroon ng extra income. Eto po, napakaganda. Huwag ka nang mag-Facebook at huwag ka nang mag-follow dun sa crush mo dyan. Sa Instagram nang hindi ka man binibigyan ng pansin. So dito ka na po maglaro sa aming Planet IX. Ang daming hugot ni Ma'am Beth. Okay. Anyway, ayan na nga po. Meron po tayong kinikita sa Planet IX. Okay. So long term, yung kanina ho, short term income. Sorry. Now ito po yung long term. Paano ka kikita ng long term kay Planet IX? Kukuha po kayo or I mean magkiklaim kayo ng mga waste and then maiipon mo yung digital asset na nakuha natin sa pagsusunog ng waste na ito. Magpuproduce po o makakabuo tayo ng tinatawag na facility or machine. Yung machine na yan ay magpuproduce po siya ng energy. Everyday po yan ha. Let's say ngayong buwan itong yellow na ito ay nagproduce sa'yo ng 1,000 energy. Next month ganun ulit, 1,000 energy. So yung energy naman ay nagpuproduce naman ng IXT. Ano nga yung IXT sa Planet IX? Pinakapera sa game ng Planet IX na convertible into cash. Anytime, everyday, pwede nyo po siyang i-convert into cash. Ganun po yan kaganda. Pwedeng mag-send sa Gcash mo, pwedeng ma-send sa iyong banko, anuman yung banko mo, pwedeng sa coins.ph or sa Maya, o diba? So yan po yung ating earning sa ating Planet IX. So long-term income, passive income po tayo. Okay, so yun po yung Planet IX, guys.
So ito yung testimony ko, personal testimony ko. Meron din tayong mga na-receive na airdrop. Yung airdrop po is free na token na binibigay sa mga early adopters ng isang game. Okay? So halimbawa po, nag-join po kayo dito sa ating company ng C1, sa dashboard ng C1, and nag-join po kayo sa ating platform ni Planet IX, meron pa pong 5 million airdrop na nakabudget, at yan po ay ibibigay sa first, I think sa July, no? So sa July, so makakasabay pa po kayo sa 5 million airdrop na yon. Ngayon, ito po nakita ninyo, di ba? Ito mga facility na ito, one of the attendees na nagsabi sa akin na, Ma'am Beth, yan bang mga picture na yan ay may halaga, may presyo ba yan, may value siya? Yes, meron po, nakita nyo naman po, di ba? Kaya naman talagang yung digital asset ngayon, sabi nga po ni Mr. Chinkitan, kung hindi man po kayo yumaman at wala kayong mga property na na-acquire physically, dito po sa ating digital, okay, pwedeng-pwede po kayong maka-earn o maka-acquire ng marami pong asset dito. Ano ba yung asset? Yun po yung nagpo-produce ng income na pwedeng convertible into cash, okay? So, wag lang po yung asset ng pulis. Joke lang. Okay, so ibig sabihin guys, yes, yung mga digital po namin na asset sa Planet IX ay pwede pong mapera kaagad-agad. Okay po? Ito naman po yung aming staking reward. So, yan, katulad po sa aming energy guys, ito yung kinita natin sa staking. Ito naman yung sa core po o sa group po namin na earnings. Okay, so yan po yung aking staking rewards. Personal experience ko po yan dito sa ating Planet IX. Mag-proceed naman po tayo sa aming ilo-launch pa lang na Metaverse. Ano po ba ang Metaverse, Ma'am Beth? Ang Metaverse po ay isang play-to-earn game. It's a blockchain-based trading game. So pag sinabi natin trading game, stock market, di ba, related po yan dyan. So kung kayo po ay talaga nakakapag-invest na po sa stock market, eto naman ay hindi po investment, kundi isang game. Maglalaro po kayo, may mga available na kumpanya sa loob ng Metaverse na pwede po kayo maglaro. Naalala naman yun natin na si Facebook, di ba, nagpalit po siya sa pangalang Meta. Kasi gusto niya mag-create ng virtual reality. Yun yung tinatawag na Metaverse. Tama po ba? So lahat po ng ginagawa sa physical na mundo ay pwedeng gawin doon sa Metaverse na yun. Pero hindi pa po sila na-approve, diba? Pero ang ating po Metaverse, magla-launch po ito sa quarter 4 this year. At huwag po kayong magpahuli. Bakit? Kasi dito po may mga airdrop po tayong makukuha. Alam nyo po, yung mga early adopters ng isang game, ng isang play to earn, sila po yung unang-unang nakikinabang pag nag-boom ito sa market. Testimony, ano po yung yung proof po? Planet IX, way back 2021, marami pong mga member ng C1 company ang wala talaga pang idea sa mga ganitong larangan ng play to earn. Sabi nila, Ma'am Beth, ano ba yung Planet IX? Totoo ba yung nakakapagbenta ng mga digital na lote daw? Totoo ba nakakabenta ng mga digital na lote? Sabi ko, opo, totoo po yun. Pero mostly nga ay hindi nagtiwala. Bakit? Bago kasi sa pandinig nila. Pero yung mga taong nagtiwala kay Planet IX way back 2021 at nag-boom yan ng 2022 guys, no? Ay talaga namang kumita ng malaki. Until now, napapakinabangan po yung kinita nung last 2021 sa Planet IX. Diba? So, ibig sabihin, kung ikaw yung unang-unang magtitiwala sa project na ito, like Metaverse, pag nag-boom ito sa market, kayo po yung unang-unang kikita. Bakit po? Kumpiyansa kami na magtatagumpay. Planet IX na lang po. Wala pang 1 million ang naglalaro sa platform na yan, pero number one sa Polygon Network. How much more ang Metaverse? Mas malaki pa po ito sa Planet IX. Kaya naman, kaabang-abang exciting po itong ating game na ito. Yan. Meron din po tayong tinatawag na Metaverse game cards. Paano po ito makakatulong sa game natin? So, para lang makarelate yung mga guests natin, kayo ho ba ay nag-ML? Mobile Legend game, COD, PUBG game, ano po? Bumibili sila ng mga accessories na yan. Like yung mga skin ng ML, yung mga barrel sa PUBG, ano po? So, binabayaran nila yan, pero wala po silang balik. I mean, wala silang na-earn doon na income. Dito po, para mas lalo pong malaki ang chance natin na kumita sa ating Metaverse, kailangan mo ng game cards. Ang game cards na ito, mas malaki ang chance mo kumita. So, bibili ka niyan parang skin lang ng ML, pero guys, kikita po tayo ng pera. Okay? So, yan po. Ang kikitain po natin dito ay cash po.
Yes, of course, crypto convertible into cash. Ganun po siya kaganda. So, wag na po kayong magpatumpik-tumpik pa sa ating game cards. Pwede kayong bumili until ang promo nito hanggang May 31. Okay? Ay, tama kaya yung sinabi ko kasi last week kahapon nung April 30 yung ating pong game cards. Okay? Available pa siya sa dashboard. Pwede ka pang humabol. Okay? Yan. So, andito na po tayo sa ating Web3 wallet. Sariling product ng C1. Digital wallet para makarelate po yung guest natin. Uso na po ba yung digital wallet like GCash? Opo, digital wallet na yan. Bakit? Pag ikaw ay nag-cash ng pera mo sa 7-Eleven or kahit saan mang partner ng GCash na pwede ka mag-cash in, di ba hindi mo na mahahawakan yung pera mo? Pag GCash, pwede mo nang isend sa friend mo, pwede ka na mag-send sa banko, magbayad ng bills gamit ang iyong GCash account. It means digital na po yan. Alam niyo po, may mga bansa na po na talagang wala ng paper money at yan po yung future ng ating pong panahon. Ibig sabihin, papunta na talaga sa digital ang ating pong payment system. Pagpunta mo sa SM, anong sinasabi pag magbabayad ka? Ma, meron ka bang GCash? Barcode, iscan mo na lang. Meron ka bang online banking? Meron ka bang barcode? Iscan mo na lang dito, ma'am. Okay? So, yun na po. Papunta na tayo sa digitalization. Ang bansang China, wala na po silang cash. Lahat na po doon, i-scan mo na lang yung barcode. Then, ang ganun din po ang Saudi Arabia. Dadalhin ka sa pulis kapag ikaw ay may dalang paper money. Yung katulad sa atin, yung 1,000, 500, wala po doon, puro naka-ATM na lang. Isuswipe na lang po nila. Kahit pumunta ka sa palengke, mag-grocery ka, kailangan naka-card po doon. So, yun na po actually yun yung future natin na dapat nating i-adapt. Tama po ba? Kasi ayan po yung panahon natin ngayon. Ngayon, ano yung relasyon nito kay C1? Bakit mo pinapaliwanag yung digital wallet na yan, Ma'am Beth? Kasi po, ang C1 company po ay nasa cryptocurrency na po. Ibig sabihin, 50 million po ang user o member ng ating C1 company at ang payment po natin, ang mga rebates or payout ay nare-receive natin through ano po, crypto, okay, BTC. So let's say ang ating president, si Sir Aurelio, nag-withdraw po siya ng 200,000. Dadaan po yun sa Bitcoin, BTC. Okay, in example ko lang po ha. Okay, huwag nyo naman pong utangan si Sir Aurelio. Joke lang. Okay, example, ang ating president ay nag-withdraw ng income. Okay, dadaan po sa BTC. Libre ba? Hindi po libre ang ano niyan. Dadaan sa platform ng Binance, may charge. May transaction fee, ang tawag dyan ay gas fee. Tama po ba? And hindi lamang po, kundi million-million po ang nagwi-withdraw sa ating C1 company. That's why nakapag-create po siya ng sariling Web3 wallet. Imagine niyo po itong Web3 wallet na ito, magiging available si IXT token, si Virtuals, yung Virtuals po ng Metaverse. And then, syempre, meron tayong Emperor Knights and marami pa po tayong mga crypto play to earn na makakasama dito po sa ating C1 company. Magiging available po sa ating Web3 wallet. Imagine that, napakagandang opportunity. Yumaman si Binance through transaction, di ba? Ito yung parang pinaka-money changer. Diba? Cryptocurrency, pwede mong i-convert po sa fiat currency. Tama po? So, malaki ang kinikita doon. And yun po yung future ng ating Web3 wallet. Imagine that, 50 million. Pag kumita po ang company ng C1, may kabahagi po kayo dyan. So, ko lang pong i-appreciate po natin. Bakit? Halimbawa, si Ma'am Gloria nag-transact ngayon. 1 million, okay. GCash, bigyan mo ako ng commission. Bakit? Ba't kita bibigyan? O Globe, kay Globe kasi yan, di ba? Eh kasi nag-transact ako ng 1 million. Ay hindi, kasi kinita na ng kumpanya namin yan, ng Globe. Okay, so yan po yung pagkakaiba sa digital wallet ng ibang platform kaysa sa C1. Bakit? Ang C1 kasi, once na member ka ng C1 company at kumita ito, let's say 100 million, may kabahagi ka dyan. Napakaganda po bang opportunity? Yes, yan po yung future natin. So syempre may requirements po yan. Mamaya, itatackle natin yung Web3 wallet natin. Ang maganda, magta-transact ka, magpa-payout ka, may transaction fee, okay lang. Bakit? Kabahagi ka, may portion ka, nakikitain din sa C1 business po natin sa Web3 wallet. Okay? So, next naman po natin na product yung tinatawag nating NFT. Katulad nung pinaliwanag ko kay Miss Hart kanina. Ito pong nakita ninyong mga picture na ito. Hindi lang po yan basta picture, yan po ay mga NFT na million dollar ang value. Bakit nga ba napakataas ng value nito, Ma'am Beth? Kasi nga po ito yung the next big thing. Kung naiwanan kayo ng mga crypto,
cryptocurrency sa pag-boom niyan, ano, sa pagtaas sa mga presyo niyan, this is your chance. Huwag kang magpaiwan sa mga NFT na ito. So ano ba yung NFT, Ma'am Beth? Ang NFT po is non-fungible token. Are non-interchangeable assets that are unique. Hindi siya pwedeng palitan. Kaya nga unique siya eh, nagiging NFT. Okay, its value increase if it is sold in the blockchain technology. Blockchain technology verifies the authenticity of a piece of art, digital picture, or the asset. So, ibig sabihin po guys, no, itong mga NFT na to guys ay nabibenta lang sa blockchain technology, sa blockchain. Okay. So, pag nag-research po kayo, ang pinakamalaking bentahan ng mga NFT platform, OpenSea. Okay, dyan po. Ngayon, sino ho yung mga kumpanya na nag-adapt dito sa mga NFT na ito? Ito po, mga branded company. Pangalawa, Miss Heart Evangelista. Sinabi ko nga po sa inyo kanina na si Miss Heart po ay na-engage sa NFT. Almost 6 months niya yung pinag-aralan pero nagtagumpay po siya. Nag-adapt po siya sa NFT na ito. So dapat maka-adapt din po tayo. Introducing our very own NFT, ang ating C1 NFT. Ang ating founder, si Sir Jonas, ay hindi pwedeng magpahuli sa ganitong larangan ng technology sa pagbabago ng teknolohiya. Okay? So, yung mga kumpanya lang guys na hindi po nag-a-adapt sa technology. In terms of mobile phone, meron pa ba kayo nakikita ngayon na mga yung cellphone na decay pad? Di ba wala na? Okay na, wala sila sa generation ng mobile. Kasi nga po, hindi sila nag-adapt sa technology. So, syempre, ang ating C1 company ay hindi pwedeng magpahuli dun sa NFT. Kasi nga, the next big thing eh. Tama po? So, ito po yung ating apat na NFT. Bagong-bago, Genesis NFT. Alam na po ang ating Planet IX, may mga Genesis NFT siya na within 2 hours ay talagang doble yung presyo. Okay, ang maganda po dito guys, napaka-mura lang po ng presyo nito. Mayroong mga artista, mga celebrity personalidad na nangongolekta ng mga NFT, napakataas po ng presyo niyan. Okay? So, number one, Earth NFT po natin. So, congratulations, meron ka na pong collectibles Earth NFT po ng C1, and yan po in the future ay magkakaroon po ng value yan. So abangan lang po natin, katulad nga po ng Bitcoin, ano, ilang dekada or isang dekada bago po talaga tumaas po yung value niyan. Okay po? Imaginein mo, 3.6 million kay Miss Heart yung NFT na yan. May bibili ba ng NFT namin? Yes, tama, meron po. So 7,740, meron ka ng 1 collectibles Earth NFT. Ang air naman po, dalawa na po yung collectibles mo. 319 euro Earth and Air. Pinag-isa na po. Pangatlo po, yung Water NFT. Ang Water NFT po ay tatlo na ang makukuha mong NFT collectibles. Earth, Air, and Water. Ito naman po yung ating Fire. Ang Fire NFT po natin. Earth, Air, Water, and Fire. So, pinag-isa na po siya. Imaginin nyo po yan. Grabe. Yan po, may other benefit pa po yan. Diba, nag-aapoy po siya. Ayan po yung ating Fire NFT. Bali, apat na siya. Okay? Introducing our C1 token. Ito po yung sariling product din po ng ating C1 company. So, magsimula po sa Web3 wallet. Pangalawa po yung ating NFT. Of course, introducing our C1 token. Our very own token. Nakikita nyo po itong daily market price. Mother of all cryptocurrency. Ito po ang tawag natin ay Bitcoin or BTC. Marami na po ang nagsisi dito po sa Bitcoin. Bakit? Way back 2010, nakita na raw nila si Bitcoin or BTC at hindi po sila nagtiwala. Sabi nga, kapag tayo po ay bago sa isang bagay, lalo na po ang mga Pilipino, di ba? Sabi nga, huwag ka makipag-usap sa stranger kasi baka ma-scam ka. Tama, di ba? Pero mostly mga stranger, yun yung may dalang opportunity. Okay? So halimbawa po, noong 2010 ay nakita ni Ma'am Gloria itong Bitcoin na ito. At ngayon nga ay 13 years ago na, nagiging $29,000 or $30,000 ang isang peraso. Eh kung nakapagbili kaya si Ma'am Gloria ng 100 Bitcoin dati, BTC, milyonaryo na po si Ma'am Gloria. Pero meron ding member na nag-share dito, no? Talagang as in na ano po niya, na experience niya, na na-offeran siya ng Bitcoin. Pero dahil nga sabi, noong 2010-2011, ang Bitcoin na ito ay scam. Wala namang maniniwala sa ano na yan, digital currency na yan, yung cryptocurrency na yan, kasi hindi nga siya nag-i-exist. Tama? Kasi tayo po ay naniniwala sa paper money, yung nahawakan nating pera. Pero tingnan nyo po ha, 13 years ago na, siya na po yung nagdo-dominate ngayon sa blockchain, sa cryptocurrency. And here we are. We have our very own C1 token. Ilan nga po yung user ng C1? 50 million. So, palagay nyo po, gagamit ng C1 token ay
almost 50% lang ng itong token na ito. Magkakaroon ng value? Yes. Kasi po, ang value po ng mga token o cryptocurrency depende sa gumagamit po nito. Imagine, ang Planet IX, hindi kilala yan, 2021. Pero ngayon, because of C1 community, kilala na, number one po yan sa Polygon Network, and may value po ang ating C1 token. Maraming kumita. How much more ang token? Huwag ka nang magpahuli. Baka sasabihin mo na lang, sayang, Ma'am Beth, dapat naniwala na ako. Sana all. So, wag na ho nating mag-ugaliin yan. Maging adaptable po tayo, maging open tayo dito po sa ating token. Kaya naman, guys, ano, ito yung good news ko po sa inyo. Pinaka-generous na kumpanya ng C1. Kapag bumili kayo ng NFT namin, na collectibles, you have airdrop. Ano po yung airdrop? Yun po yung binibigay sa mga early adopters. Yung mga taong unang nagtitiwala sa project na ito ng C1, sila yung unang-unang kikita. Na-experience po namin sa Planet IX, ikaw naman yung susunod. Bigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na ma-experience mo na makasali sa pagsisimula ng project na ito, ng ating token at ng ating NFT, and you have experience po in the future. Okay? So, let's say bumili ka ng Earth NFT, may 1,000 token ka na kaagad. Imagining nyo po yan, hindi nyo nabibilhin. Okay? And then, yung aming pong Planet IX dati, binili pa po namin yung mga token, and then later na lang nagkaroon ng airdrop. Okay po? So, bumili ka ng Earth NFT, may 2,500 token. Token ka. Water NFT, 7,500 token. Per drop, ibig sabihin, ibibigay sa iyo ng libre ng company. Okay, kapag Fire NFT ang binili mo, 20,000 ang token. And Fifth Element, 35,000 ang token na makukuha mo. Dito po sa ating C1 token. Imagine niyo po yan, libre ka agad, ibibigay sa iyo ng company, basta lang bumili ka ng NFT. Ito pa po yung additional good news ko po sa inyo. Ang daming good news, Ma'am Beth. Oo naman. Ayan, ganun nga po ka-generous yung company natin eh. Okay? Maraming mga NFT collectibles. NFT pa lang yun. Wala pa silang business, wala pa silang token. Okay? Ito po yan. Ang pinaka last good news ko po sa inyo. Pag bumili kayo ng Earth NFT po namin, automatic member na kayo ng kumpanya. Magkano ba yan, Ma'am Beth? 7,740 pesos ang presyo niyan. Meron ka ng 1,000 token, meron kang NFT, and member ka na ng C1, lahat ng product, I mean, meron pa nga product naman kasi depende sa package. So, makaka-access ka na sa ating Mindo, makaka-access ka na sa ating Planet IX, yung Playtorn, and you have a Metaverse Virtual, din yung token sa Metaverse 100. Panalo po ba? Panalong panalo yan. Sabi ko nga po sa inyo, pag nag-research kayo sa OpenSea, mga NFT pa lang yun, wala pa kayong business, magbenta ka lang doon. Okay, so dito may NFT, may token, and may negosyo pa po kayo. Air package, so 299 euro guys, ano? 319 euro yan, sorry. 319 euro, meron po kayong C1 token, ilan? 25. Tapos meron po kayong NFT, ilan po yun? 2 po. And then may access po kayo sa ating Planet IX, sa Mindo, at sa ating pong Metaverse. Pangatlong package yung water. Meron po kayong 7,500 C1 token. May 3 kayong NFT. Meron kayong access sa ating Planet IX. May 4 na taon po kayo sa Mindo. 3 years po ito yung Mindo. And may worth 499 or 500 token virtual kayo sa Metaverse. Okay, now ito yung pang-apat natin, yung Fire. Yung Fire talaga, si napaka-powerful nito. May 20,000 po kayo. Imagine from water, 7,500. And then pag sa Fire na, 20,000 token. Meron kang 4 na NFT. Imagine mo yan kung gaano kaganda, di ba? Ay, paano po pag $1 po yung token natin? Ay, grabe. Pero, but anyway, ano na yan, later na lang yan, okay? So, may access po kayo sa ating Mindo sa Planet IX, and meron kayong 2,500 Metaverse Virtual Token. So, again, guys, grabe yung benefit mo dito sa C1. Automatic member na po kayo. You have the NFT, the token, and sa ating Planet IX, unlimited access po tayo dyan. And meron tayong learning platform, Mindo, and syempre yung ating pong mga incoming like Tigra, di ba? Ang Emperor Knights po kasi hindi pa kasama dahil sa June pa po siya mag-i-start. So, incoming pa rin po yan. So, yan po yung ating powerful membership. Di ba? Member ka na, and then may negosyo pa po kayo sa C1. Napaka-amazing. Tama po ba? Okay.
So, nandito na tayo sa pinaka-last part ng ating presentation, which is yung ating compensation plan. Kung nakita nyo po yung ating mga amazing product, may chance na kaagad kayong kumita. Okay, so sabi nga po ng ating mga mentor and coaches, Ma'am Beth, ako po ay gusto ko lang po maglalaro sa C1. Pwede naman po yun. Pero, syempre, pag kumita ka, hindi mo ba i-share sa kaibigan mo? Pag kumita ka ba ng 10,000 kay Planetai, exosolohin mo ba siya? Excited kang i-share sa iyong kaibigan, tama po ba? So, mayroon pa po kayong other benefit kapag member po kayo ng C1. Hindi lamang NFT or token ang makukuha mo, kundi you have a business opportunity. Okay? So, meron tayong tinatawag na sales bonus. Ano po yung sales bonus? Kapag may mga promo po ang product natin, like Planetai X, nag-promo po ito nung last 2 months, yung cargo drop. Pag yung direct downline mo bumili, may 35 euro po kaagad kayong sales bonus. Automatic, diretso sa account mo yun. Yun po yung tinatawag na sales bonus. Crowd bonus, matching bonus, dito po iikot yung ating earnings sa C1. Okay? Before that, gusto ko pong i-share sa inyo na pwede mo pong makuha ang iyong kapital. Magkano nga yung kapital? Ang Earth NFT package ho natin, 7,740 pesos. Ma'am Beth, paano ko makuha o maibalik ang ating kapital? Okay, pwede po kayo mag-invite ng kaibigan ninyo. Within 14 days, pag naka-invite po kayo ng 4, ibabalik po sa inyo ng company yung 55 euro. Magkano yung binayaran mo? 129 euro. So, 3,270 kung business points ang ginamit po natin na pambayad ng Earth package, kasi pwede po yung business points. Pero kung BTC po ang ginamit ninyo, 109 euro po ang marireceive. Maliwanag po yan ha, within 14 days, pag naka-invite kayo ng 4, almost 50% ang marireceive balik po sa inyo. Eh, hindi na po kayo lugi doon. Bakit? May binigay ng 55 euro, may token ka, may NFT, and you have the business na pwede mong pakinabangan as long as magiging active ka sa company. Okay? And then, ito po yung air natin, yung air package po natin. Let's say, 4 po yung nag-member sa'yo, bumili din ito. So, 299 euro po ang yung makukuha. Water NFT packages natin, 799 euro kung 4 na kaibigan ang nag-join. And then, ito naman po yung fire. Pag 4 na fire naman po, ang nag-join po sa inyo, guys, 2,499 euro ang ibabalik po sa inyo ng C1. So, yun na po. Kaya, para mapatunayan po sa inyo ng company na legit po, na company po siya, ayan yung pinaka-promo mo. Kickstart within 10 days, ika 15th day, papasok na po sa inyong account yung inyong earnings. Okay. So, pangalawang bonus natin, yung tinatawag nating binary bonus, air package. Lahat po ng packages natin po sa ating C1, yung nabanggit ko po kanina, mga NFT packages natin, like Earth NFT, meron kayong 55 points, ang air, 150, ang water, 400, and fire, 1,250. So, imagine niyo po, guys, no? Lahat po ay bumili ng air package. So, magkano ang points? 150. Ito po, si Ma'am Gloria, meron siyang kaibigan. So, negosyante na po si Ma'am Gloria, at the same time ay player na rin po ng ating mga play to earn products. So, in-invite niya po yung mga kaibigan po niya. Okay? So, dalawang tao po yung nagpa-member dito. Bumili ng NFT packages natin. Player number 2, player number 3. Ma'am Gloria, 150 business points. So, magiging 300, i-divide mo sa 10 para maging euro, 1,500 naman po yan sa peso. 1:2 ratio, halimbawa po, Ma'am Gloria, meron kayong kaibigan, sa left side, isa lang. And then, dito po, dalawa, no? So, tatlo po yan. Sa tatlo na yan, na 150, di ba, 450, 2,700 naman po sa peso ang halaga nun. 1:3 ratio, let's say, Ma'am Gloria, kayo po ito. At ito po yung ating pong kaibigan, sa left side, and then sa right side naman, na ay tatlo. So, ito po yung 4. 1:3. Imagine niyo po yan ha, guys. Sa ibang kumpanya, kailangan pairing. 1:1. Dito po, isa lang sa left side and then tatlo po dito sa right side. So, 3,600 naman ang kikitain po natin. Yan po yung power ng ating binary bonus. So, lahat po ng packages, again, ay may mga corresponding points na yun po yung ating magiging earnings. Pwedeng daily, pwedeng weekly, pwedeng monthly. Depende po sa inyong action, okay? Matching bonus, ito yung isa sa mga talaga namang magandang earnings sa ating kumpanya. Kapag yung mga invited po natin ay kumita na po dito. So, example, isang example lang po. Let's say si Ma'am Daisy na nasa Dubai, eh may kaibigan siya sa Hong Kong. Pinamember niya po yung friend niya kasi sabi niya, friend, alam mo itong negosyong ito, napakaganda.
Bakit, friend? Baka naman magbenta-benta ako dyan ng mga ano, mga tangible product. Naku, hindi, friend. Meron ka bang internet? Yes, friend, meron. Meron kang cellphone? Eh, syempre. Kaya nga may internet na nakagamit, di ba? May cellphone, may internet, may messenger. O, mag-download ka ng Zoom, friend. O, di ba? Nag-download ng Zoom. Ngayon, pinasa lang po ni Ma'am Daisy yung link ng Zoom webinar dito po sa kanyang kaibigan na nasa Hong Kong. Ngayon ay nagustuhan ng ating digital business, 'di ba? Napakaganda. Automatic po nag-join siya. So ngayon kumita po ito ng 10,000. Congratulations, Ma'am Daisy, may 10% ka sa kinita niya. Babawasan ba yung kinita ng friend? Hindi po. Ang kumpanya po ng C1 ang magbibigay ng fixed income na 10%, okay? Pangalawang kaibigan ni Ma'am Daisy ay nasa Vietnam. Sa Vietnam po, open talaga sa cryptocurrency at play to earn. So, kumita ngayon ng 30,000. So, ibig sabihin, Ma'am Daisy, may 10% po kayo doon. Ito naman ay nasa Canada. Nasa Cyprus. Ayan, lalo na kung halimbawa katulad ni Ma'am Elena, di ba? Napakagaling, kumita ng 20,000, guys. Meron pong fixed income si Ma'am Daisy na 10%. Ito naman po, kumita naman po from Europe. Ang pangalan po niyan, million-million ang kinita, Dani de los Reyes. Ayan, congratulations, Ma'am Daisy, may 10% po kayo doon. Imagine niyo po yun, sabi nga po ni Ambassador Anthony, ano, dalawa lang po yung taong na-invite mo dito na talagang nagparami, ang dami mo rin pong 10%. Ito po kasi yon. Ang first level mo, lima. Let's say, dalawa lang po. Okay, wag muna nating anuhin yung lima, no? Left and right lang. Okay, meron po yung mga member, kumita po ng tigda 10,000 hanggang sa fifth level. Meron po kayong 10%. Pero may qualification. Paano ka magko-qualified? Ang first level, 5%. Ang second level, 10%. Direct invite po nito. And then third level, 15% ang na-invite mo direct. Fourth level po, 10%. 20% and 25% sa fifth level. Kapag nakompleto mo po yan, abot na po hanggang fifth level ang makukuha mong 10% sa kanila. Imagine niyo po, so yun talaga yung natatandaan ko sa sinabi ni Ambassador Anthony. Sabi niya, pag dalawa lang po, no, si Sir Eddie at daw si Sir Eddie Nope at si Ma'am Janet Torres ang nakita po natin at nagparami, yun po ang power ng matching bonus. Ayan, okay? So ganun guys, gusto ko lang i-share dito sa portion na to, kung gano'n po baka convenient yung ating business. Kidding aside, kayo ho ba ay maraming mga kaibigan? Sa 10 kakilala ho ninyo, ilan ho dyan yung nakaka-access sa online? I'm sure lahat. Nag-Facebook, nag-Instagram, nag-TikTok, nag-YouTube without earning. Napakaganda ho nito. Kahit nasa ang bansa, isend mo lang yung link, information, mag-attend ng Zoom webinar o face-to-face presentation. Pag nagustuhan, kayo po yung makikinabang at matutulungan nyo rin po silang kumita ng income, ng pera. At the same time, yung value po ng oras nila ay nagkakaroon po ng halaga. Parehas lang yun, Ma'am Beth, ha? I mean, nagkakaroon ng value yung mga oras nila na sinayang na nila dati-dati pa. So ngayon, mayroon na pong pakinabang. Okay? Ito yung pinaka-last income natin, yung residual. Yung residual income po namin dito, yan yung katulad nung na-share ko kanina sa ating Web3 wallet. Paano po nagkakaroon ng residual or profit sharing ang kumpanya ng C1? Yung lahat po ng mga products and services po natin ay meron po yung portion na binibigay kay C1. Okay? And then, yun po ay hahatian pang ating mga member affiliate. Halimbawa, ang nakuha pong income ng ating C1 company ay 100 million. May portion po doon. Hindi ko sasabihin 50% kasi wala naman pong binigay na specific na percentage ang ating kumpanya. Okay? Kung magkano ba talaga yung binibigay sa residual income. Ang pinaka-importante, may profit sharing ka. Pero magkukwalified ka lang dyan kung meron kayong position o ranking. Parang sa trabaho, di ba? Mas malaki po ang sweldo ng manager kaysa sa regular employee. Tama po ba? Okay, ganun din po dito. Okay, halimbawa po, kayo po ay team leader. Paano po kayo magkakaroon ng position na team leader? Yung business points mula sa mga packages natin, naiipon po yon at hindi mo solo. Group. Lahat po ng team from the start na nagpa-member ka at may pumasok po sa iyo sa iyong team, nakaipon kayo ng 2,500, kayo po ay team leader. Qualified ka na ba sa residual income o profit sharing? Yes, pero maliit pa lang. Okay, nakaabot ka, accumulated 25,000 business points, coordinator. Qualified ka na ba sa residual o pension every month? Yes, pero
maliit pa lang din. Okay. Manager position. Yes, meron na po. Maganda-ganda na po ang ating residual. Pero hindi pa po aabot dun sa, hindi mo pa malalampasan yung sa corporate. Okay? So, kasi yung mga pensioner sa corporate or sa GSIS or sa ano po, diba, SSS, ang pinaka-regular employee, I think 5,000, 6,000, 7,000 ang kanilang pension every month, diba? So dito po sa atin, hindi mo, kung kayo po ay 30 years old o 40 years old at tinrabaho mo siya at naabot mo itong director level, monthly ho, meron kayong passive income na 9,000 pesos. Tataas pa ho ito pag nag-launch na ho yung ating Metaverse Emperor Nights kasi depende po sa products and services po ang income ng ating residuals. Okay? Director 2, 16,000. Imagine niyo po pag Director 2, di ba? Magtrabaho man siya o hindi, meron siyang sahod or meron siyang commission sa ating kumpanya ng C1. Especially din, syempre, Director 3, 34,000. President level, 72,000. And ito pong ating President 2, no? I-128 and President 3, I-150,000 ang pension. So, yan po guys, ang pinaka residual income po natin. So, yan po yung tinatrabaho po natin dito sa C1 company. Ganun din naman po eh. Long term din naman yung trabaho mo. How many years po kayo nagtatrabaho? At the age of 60, magre-retired po tayo, di ba? Saka po tayo nakaka-receive ng mga pension. Dito po as early na ginawa mo, tinrabaho mo, na-target natin yung ating mga position, yan po, mas maaga po tayo magkakaroon ng pension. Okay? Meron po ito, pwede siyang inheritance or pamana sa pamilya. Hindi naman po inaasahang pagkakataon one of the member and the coach's mentor ay pumanaw na po sa panahon ng pandemya. So, yan po ay President 3 star. 150,000 na transfer po sa wife po niya. O sila po yung nakaka-receive ng residual income po nun. So, ibig sabihin, hindi na po napabayaan yung pamilya, kundi nakaka-receive ng magandang earnings mula po sa kumpanya ng C1. Okay? So, ito naman po. Okay, so, may... may hinahanap. Okay, anyway, yun nga po, no, hindi lamang po inheritance, kundi po yung ating mga powerful na director level, like sila Sir Danny, sila Sir Eddie, dito po nakabili ng mga cash na property, nakabili po ng sasakyan cash, yung kanilang condo, cash po nila nabili, yung ating po director 3 startup earner po ng in Europe, si Sir Eddie naman po, no, dito rin nakabili ng mga cash na sasakyan, and talagang nagbago po ang buhay nila dito 100% sa C1 company. So hindi lamang po yan, kundi napakarami pong mga Pilipino at iba't ibang lahi ang tulungan ng kumpanyang ito. So mag-proceed po tayo sa ating mga rules and regulation. Lahat ng mga bonuses na nasabi ko sa ating C1, kailangan po niyan may qualification. Siyempre, parang ganito po, ano, meron tayong mga duties, mga responsibilities sa company ito. Example lang po, para makarelate yung ating guest. Kung kayo po'y nagtayo ng isang sari-sari store, ang laki ng puhunan mo dyan, 50,000. Okay? Pinaayos mo yung store mo, nag-grocery ka, di ba? And kailangan mo siyang bantayan. Alas 4 pa lang ng madaling araw, nag-o-open ka na ng store mo at ikaw yung unang-unang gigising at ikaw yung huling-huling tutulog. Diba? Ibig sabihin, 11 or 12 p.m. saka ka lang magko-close ng store mo. Aalagaan mo yan para kumita at maibalik yung iyong kapital. Yun yung duties and responsibility mo dahil gusto mong kumita yung store mo. Tama? O yung negosyo mo. Ganon din po sa ating C1 company. We have responsibility here. Hindi pwedeng nag-join ka lang dito, aantayin mo na lang na kumita. O hindi po ganun ang ating kumpanya. Affiliate marketing po ito at kaya nga tayo po ang magpo-promote ng ating pong mga digital products and services. Okay? And meron po tayong responsibility. Ano nga ba yun, Mambet? So, meron tayong tinatawag na activity points. Para makuha mo yung mga bonuses na yan, kapag team leader and coordinator, kailangan po kayong may 5 activity points. Manager, may 10 activity points. Nakikita po natin sa screen. Directors, 15. President, 20 activity points. Senior President, 25. Ambassador, 30 activity points. So, paano po ako, Ma'am Beth, makakakuha ng activity points? Hindi po ito problema kung mga active na katulad namin. Ay, wow, grabe. Hindi mo, I mean, kung sila po ay nag-i-invite.
mas masipag po silang mag-share ng business, hindi po nila po problemahin ang activity points. Kasi every person na magpapasok po sa ating kumpanya, mayroon silang one activity points. Paano po kung hindi po kami active? Halimbawa, Ma'am Beth, ang gusto ko lang ay product. Bumili lang ako ng NFT packages, and then may token ako, and then makakapaglaro ko sa Planet IX, no? So paano ako makaka-acquire ng 5 activity points na ito? Bumili kayo ng products and services po natin. Marami po tayo dyan, like yung Tigra, yung ating pong Emperor Knights, no? Meron din po tayong Travelia. Ano na po? Sagot nyo na po yung pasok na po kayo dun sa ating qualification. Okay? So, ayan na nga po yung sinabi ko kanina. Nandito mo na sa huli. Okay? Yan, okay. Ibig sabihin, ito na po yung ating mga mentor and coaches na talaga namang hinahangaan ko po. Yan, sinabi ko po kanina, nakabili po ng mga kas na sasakyan. Ito po yung dito ako na-amaze sa kumpanyang ito ng C1. Kasi mostly, na nakikita ko sa ganitong larangan ng negosyo, may mga leaders ng mga ganito, katulad nila Sir Eddie, Sir Danny, yung ating pong mga director and president, ino-offeran po yan ng malalaking kumpanya pag maglo-launch pa lang sila. Mga MLM company na, ano ka dito, join ka sa company namin, bibilhan ng sasakyan, ipapapromote sa Facebook, di ba? And after 6 months, may nakita ko dyan, may kilala akong gano'n, no? After 6 months po, hindi nila na-target yung kanilang sales, binawi yung sasakyan. Kasi sa kumpanya yun eh, di ba? So dito po talaga ako na-amaze kasi cash po nila binili. Saan galing? Earnings nila sa C1. Imagine niyo po, hindi lamang sasakyan. Sir Danny De Los Reyes, nakabili sila ng condo. Diba? Cash po yun. Nakaka-amaze po talaga. Ayan. Ang ating pong founder ng Team Europe International, Director Toastar, ayan po. And syempre, maraming kumpanyang nasalihan. Pang 20 company po ito, yung C1 company, a former employee po. Based po ito o naka-ano po ito ngayon sa Milan, Italy, nagtagumpay sa C1. Ito naman po ang top earner ng ating Team Europe International, si Sir Danny, di ba? Director Tristar, and a former domestic helper sa Milan, Italy. Ngayon po ay financially free, no? Dahil po sa C1, and mga certified AOC player po ito, mga trainer ng ating Planet IX. At kung meron po sa showbiz na Mr. Energy, di ba? Pure Energy tayo po. May Mr. Energy dito, si Sir Danny yan, kasi napakarami niyang energy sa Planet IX. Okay, so kidding aside, great mentor and coaches po itong mga taong ito hinahangaan ko. And syempre, Team Unstoppable, ang Team Drivers, andyan din po yung mga mentors natin. Okay, so tapos na po ako sa ating business presentation sa company, sa ating product, and sa ating kitaan. Okay, so ang tanong, Ma'am Beth, paano ako magsisimula? Syempre, nakita mo yung product and paano yung kumita, no? Nagustuhan ko siya. Paano ako mag-join dito? So yun yung tanong kagabi ng mga guests natin. Paano kayo magsisimula? Bumili lang kayo ng NFT package natin. Pagkano po yun? 7,700. Pag gusto mo po ng higher packages, pwedeng sa air, pwedeng sa fire, di ba? May 20,000 token na kaagad yon. Okay? So, dito po sa ating package natin, kung magkano kaya ng budget mo, pwede ka magsimula sa 7,700. Okay. Then after that, i-activate mo na yan. I-claim mo na lahat ng mga products and services and your wallet. I-ready mo na po yan kasi cryptocurrency po tayo. Go for pair of loss. Kung kaya mo maka-invite ng 4 para ma-experience mo, bumalik yung iyong kapital, pwedeng-pwede po. Ako na-experience ko yan yung unang fair of loss. Okay, so and then contact your key people. So, ibig sabihin, sino po yung target market natin? Yung mga taong gustong magkaroon ng extra income, mga taong open-minded sa ganitong larangan ng negosyo. Mga taong breadwinner na kung saan po sila yung inaasahan ng pamilya pero kulang at kulang pa rin ang kinikita, pwede po nating offeran ng negosyong ito. Pero take note, hindi lahat ng ino-offeran po natin ay mag-join. Piliin mo lang yung mga taong interested at willing din gawin yung negosyong ito. I'm sure mayroon po yan. Okay? Attend webinars and the next event. So, importante ho na i-engage natin yung ating sarili sa ating pong negosyo. Digital business, sanay ka na ba dito? Hindi po ito yung basta magbebenta ka lang ng, halimbawa, magbebenta ka lang ng mais o magbebenta ka lang ng mga prutas, di ba? Hindi po, kailangan mo itong aralin kasi bago po sa iyo ang digital business. Mapera lang, maliban lang kung talagang prone ka na sa ganitong larangan ng business. I-adapt mo lang yung system and go na
na kaagad yung negosyo mo. Pero yung tulad namin, dati na nagsimula na walang idea sa digital business, cryptocurrency, di ba? Lalo na po sa ating Play to Earn a Planet IX, you need to attend para kumita po kayo. Okay? Importante yan. So if somebody offers you an amazing opportunity but you are not sure you can do it, say yes, then learn how to do it later. So galing po yan sa quote po from Sir Richard Branson. One of the member po na ano po natin dito, no? Kumbaga, hindi lahat nakukuha. Sabi nga po ng isang guest natin, hindi ko lahat naunawaan, pero narinig ko lang kung ano yung pwedeng pakinabangan. Maglalaro daw, di ba? Yun yung pinaka-ano, logic ng business. Oh, talaga, maglalaro lang dyan, pwedeng kumita. And ako din po, na-experience ko din yan. Nung unang-una, na narinig ko itong system na to. Sabi nung anong speaker, kaysa naman naglalaro ka ng Candy Crush nang wala ka namang kinikita dyan, nag-spend ka ng oras, why not na-try mo yung platform namin? Malay mo, di ba? Subukan mo, dito ka kumita ng malaki. And ito na pala yung inaantay mong opportunity o pagkakataon para kumita ng maayos. Okay? So, yan guys. Hindi ka dinala dito na nag-invite sa'yo para mapahama ka. Dinala ka po dito para bigyan ng magandang opportunity at magkaroon ng extra income. Sa una po, additional source of income mo lang. Ibig sabihin, hindi naman po sasabihin ng kumpanya na, oy, may trabaho ka, mag full time ka sa C1, hindi po ganoon. Ano? Hindi po namin ina-advise po yan. Pagka may mga sobra po kayo 2 hours o 4 hours, pwede nyo po itong idagdag na additional source of income. Okay? And then later on, pag mas malaki na po yung kinikita ninyo dito po sa kumpanya versus sa work, nasa inyo na po kung magde-decide po kayo na mag-full-time. Okay, so ito na po yung pinaka-last slide natin. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth. So, that He may establish His covenant which He swore to your fathers as it is this day. So, di po ba napaka makapangyarihan naman po lahat po ng ano po natin sa Bible? Talagang may ano po siya, may value. Di po ba? At si Lord na nga po nagsabi na binigyan na po tayo ng kapangyarihan para makapag-create ng wealth. Pero hindi po basta pagsakang yung pera. May kaakibat po yan na ano, decision. Nakita mo yung magandang opportunity, mag-decide po kayo na trabahuhin. And then, syempre, nandyan po, lagi ko sinasabi na you have a responsibility. May duties po kayo na dapat gagawin sa negosyong ito. Hindi lamang po natin iaasa sa ating upline o coaches, di ba? Na nag-join ka dito, sabi mo, oy Mabet, nag-buy ako ng 7,700. Kailan po makikita yung aking puhunan? Hindi po ganon. This is a business na kailangan mong trabahuhin, meron kang responsibility na palaguin yung negosyo na pinasok mo. Okay? So, yun po guys, kailangan aralin mo. And of course, mag-share po natin yan kasi yun yung trabaho natin, spread natin yung good news sa ating mga kaibigan. And yun na nga po, huli na lang po yung ating result and yung ating earnings po dito. Okay, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti at ang nagtatanim naman ng marami ay aani po ng marami. So, napaka-power po niyan, di ba? Makikita niyo po sa negosyong ito, pag na-research niyo yan, alam ko yung mga guests natin, habang nagpe-present ako, yung iba nag-research na kaagad, ano ba yung C1? Ano ba yung C1? Di ba? And then makikita nila, may mga taong hindi kumita at may mga taong kumita. Tama po yan. Hindi po kayo nagkakamali ng na-research. Hindi kayo nagkakamali ng, kumbaga ay iniimbestigahan. Tama? Kasi sasabihin mo dun sa kaibigan mo, Mari, alam mo, ang ganda pala nung C1 company at digital business. Sabi naman, Mari, alam mo ba, mayroon tayong kapisbahay na nag-join dyan, pero hindi siya kumita. Ay, bakit hindi siya kumita? Bakit yung nakita namin at nakausap namin ay kumita sa C1? Kasi nga po, iba-iba yung action and belief system natin. So, nakita nila yung business, nahirapan sila, nag-quit. So, that's why hindi sila kumita. Pero may mga taong nagtiwala sa C1 company. Nakita yung negosyo, tinrabaho, kumita, nagtagumpay. So, kanino po kayo makikinig? Kaya nga ako lagi akong sinisiksik yung sarili ko doon sa mga director, sa mga president ho natin. Bakit? Kasi gusto kong maging katulad po nila. I mean, gusto kong maranasan yung na-experience po nila at gusto kong matupad yung mga pangarap ko. Yun yung pinaka-main source, di ba? Na kung saan po, sumasama ako doon sa mga taong may matututunan tayo. Mai-enhance yung ating kaalaman, yung ating kakayahan, na kung nakaya nila, kaya din po natin yun, di ba? Huwag lang po nating i-entertain talaga yung mga negative. Alam nyo po, sa buhay natin, yes, may mga trials at hindi po nawawala yan kasi yun yung nagpapatibay sa atin. Tama po ba? Kaya I always mingle myself to the positive person, mga result-oriented person dahil I know one day maaabot ko rin po yan. Tama po ba? Kung ano yung result na naranasan nila, mararanasan ko yan. And then ako lang po talaga yung taong napakahaba po ng patience. I mean, na-experience ko dati
sa akin previous company ko na 7 years nagtagumpay po kami doon. Pero dahil nagkaroon ng problema, trials, okay lang po yun. And I know may experience ko po yan sa C1. Alman po yung nawala namin before, doble po ang kapalit niyan. And naniniwala ko dyan, makukuha natin po sa company ito with affiliate company po ng ating yung mga products and services po natin. So ganun lang po guys, kung nakita mo itong maganda, mag-decide ka, mag-join ka, and iningil mo lang yung sarili mo sa mga taong may result dito. Kasi, kumbaga ay sa totoo lang po talaga wala po yung upline ko na nag-guide sa akin. Pero hinanap ko po ang kumpanyang ito kung sino yung related dito, sino yung nagtagumpay. That's why nagsasalita ho ako sa inyo ngayon. So, kumbaga humble po ako na natuto po ako sa ating mga mentor and coaches. At ngayon naman po yung time na may share ko rin po yung talent ko. And yung kinita po, kung pag-uusapan ho natin ay kinita, may kinita ho ako dito. So, dito po kami nakabawi yung mga previous po na nawala sa amin, unti-unti po yung bumabalik. Kaya so with that, maraming salamat po and ibabalik ko na po sa ating host, Ma'am Gloria Kensel. Thank you so much po.